Soberano. Kasi super ano niya, super parang all perfect niya, parang his goddess sa akin. And grabe, ang lakas ng impact niya sa akin. Ayun po. Narimundo, isa na kasi si management and also she has the sobrang nasus, na sobrang namamangha ako sa beauty niya. Talagang hands down. It was really hard for me to cope up, but also naka-adapt naman ako dahil merong mga workshops and also yung workshop na yon, not to take my dress off but also to ihanda yung mental health ko. Dahil dun sa ginawa namin na palabas sa movie na ginawa namin, hindi naman madali para sa amin yun. Siyempre, maghuhubad ka, papakita mo yung ganyan. Kasi hindi naman talaga namin gawain yun. But we take it as practice ground na lang namin. Kasi alam namin na hindi lang ito yung dadating pa sa aming project. And alam kong marami pang dadating sa amin. So, ayun po. Ayun, nagiging, siguro practice ground po talaga namin yun. And we believe na hindi lang ito yung kaya namin ipakita. Marami pang iba. Ayun. Tingin ko naman din po, nagugustuhan, well, totoo naman, nagugustuhan kami ng mga tao dahil sa pagpapasexy namin. Pero syempre, hindi lang po yun. Meron din po kaming ibang skills. Nagugustuhan po nila yung personality namin. Kasi sa totoo lang po, sa panahon po natin ngayon, ang dami po nagpapasexy. Kahit sa Instagram, kahit sa TikTok, nagpapasexy sila for likes. Pero hindi sila tulad ng sa amin na nagpapasexy kami dahil nag-work po kami. Kaya na-appreciate po ng mga tao yung ginagawa namin kasi kinagalingan naman din po namin. Sorry? Ihanda mo yung ID. O si Tita Aster, naka-ano pa? Ano po? Birthday wish ko po? Yes, anak. Anong birthday wish mo? Sabihin mo ba unti-unti nang na-achieve yung gusto mong mangyari ngayon? Birthday ko po kahapon. Well, ang birthday... Yes, happy birthday. Yes, thank you. Ang birthday wish ko po kahapon is sana matapos na po yung pandemya para po maging okay na po tayong lahat, maging safe na po tayong lahat. Well, yung mga nangyayari po sa akin ngayon, yes po, pa-konti-konti po. Well, hindi po pa-konti-konti. Natutupad na po talaga yung mga wish ko before. Yung mga manifestation ko, nangyayari na po lahat ngayon. Maging action star. At syempre, pangarap ko rin po talaga makatrabaho yung tatay ko. Parang feeling ko po hindi na po maaalis sa akin yung ano eh. Yung pagiging action star. O kasi nasa dugo, diba? Hindi ko po sinabi sa kanila kasi I'm not living with them na po. Separate po ako sa kanila. And nung actually ngayon lang nila nalaman yung nalabas na. Yeah, and syempre nagulat sila and wala naman na silang magagawa kasi nagawa ko na. So yung ginawa na lang po talaga nila is to support me kahit na ano pa man ako, ano man yung tatahakin ko. Susuportaan pa din nila po ako. Yun po yung nangyari po. Kasi silang manood ng movie kasi sa akin. Ah. Yeah. Yeah. Tapos sila yung nagkwento. Ah, okay. Angie? Yung mom ko po, Filipino po yung mom ko and yung dad ko Korean. So, sa mom po ako nag-open up. Days before na taping, dun lang ako nagsabi sa kanya na nagbigyan ako ng project which is sexy role, gano'n lahat in-explain ko. Ang sabi niya lang sa akin na as long as wala akong tinatapakan ng tao at happy ako dito, support siya all the way. And I'm very happy na binigyan ako ni God ng gano'ng mother. And that. Kasi sino ba naman hindi na appreciate yung kagwapuhan niya, also yung ma-appeal kasi si James Roop and also a great actor. I would love to have a chance na maging partner siya in the near future, if ever man na mabigyan naman ng chance.
yan generasyon. Kasi since bata pa lang ako, siguro mga 15 years old ako, I really admire him. And he's a very good-looking guy. And also, parang ang lakas ng tindig niya. And lahat naman siguro ng girls or some of girls na talagang gustong-gusto siya makalove him. At kahit sino pa man siguro. Ayun pa. Siguro, ngayon si Alger Abrelica. Kasi, naka-work ko na rin siya before sa Nerisha. Nakita ko yung ano, napaka-talented. Yes, guwapo po siya. Saka, malakas rin yung dating. So, yun, si Alger. Mabigat talaga sa feeling. Pero, syempre, dahil alam naman namin yung pinasok namin, ginagalingan pa namin lalo sa trabaho namin, maraming nakaka-appreciate sa amin. Well, alam naman din namin yung pinasok namin. So, tinatanggap na lang din po namin kung anong hindi magandang sasabihin ng mga tao. Pero, syempre, magpo-focus pa rin po kami sa mga mas magagandang sinasabi sa amin mga tao. Sa feeling, kasi yung may ibang mga tao na hindi nila kami na-appreciate, parang ganun. Pero syempre, gaya ng sinabi ni AJ, kailangan namin mag-focus dun sa mas magandang sinabi sa amin. Kasi we believe na ginagawa namin to para mapasaya din yung ibang tao, hindi lang dun sa mga ayaw sa amin. Kasi ginagalingan din naman po namin yung mga ginagawa po namin. Appreciate na hindi lang mukha namin, also sa appearance namin at kasexyahan namin. Ang sarap po sa feeling na masabihan na sexy lahat, nakakabusya ng feeling, saka also pag pinapantasyahan, it means na sobrang pantasya. Before accepting this role, napag-isipan na po namin and also tanggap naman na namin dahil hanggang tingin lang naman and also na-appreciate nila kung ano meron kami. Alan Santon of Stars Photo Vids. Hi. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Jean, Jella, AJ, and Angeli. So, yung first question ko is, congratulations muna for the success ng Taya. So, I watch it also. So, mga promising talaga yung acting ninyo. Yeah. So, yung first question ko is for AJ. Parang the last time we talked to you dun sa mga naunang movie mo, parang nasabi mo na yung una ayaw pumayag ng tatay mo na mag-sexy star ka, di ba? So, ngayon ba, parang nung napapanood niya na yung mga film mo, or napapanood niya ba yung mga film mo ngayon? And ano na yung parang reaction niya upon watching yung mga ginagawa mong projects, AJ? Yes po. Before po, ayaw po talaga niya. Ayaw niya mag-art. Kahit hindi po pagpapasexy, basta pumasok ng showbiz, ayaw po niya. Kasi ang gusto po niya mangyari, mag-aral muna po ako. Pero parang iba po yung binibigay sa akin na path. Napunta po ako dito. Umabot po kami sa point na hindi na po kami nag-uusap, nagkatampuhan. Pero ngayon po, pakonti-konti, natatanggap naman po niya, pakonti-konti, naiintindihan po niya kasi artista din po. Are you still living with them ba? Or parang, ano na, you have your own na? Meron ako sariling place. So, ang nangyayari sa amin family, papunta-punta lang, pasyal-pasyal. Kasi, may kasamang ibang family ngayon yung tatay ko. Okay. So, congratulations ha. Sana mas marami pang marating yung career mo. Yeah. Yung second question ko is for Jella saka Angeli. Kasi parang we're just curious kung ano yung ano. Kung ano bang ginagawa nyo before kayong nag-artista. Para lang aware din yung mga tao kung sino si Angeli saka si Jella nung hindi pa kayo gumagawa ng movie at tip by artist. Jella? Dati po, bago po ako pumasok in this industry, nagmo-model-model po ako, runway and pageant. And also, nagbe-business-business po. Ayun po. Anong business mo?
Food business, like sausage, ganon, mga corn beef, mga ganon. Mm, so at least ano ka na pala talaga, madiskarte sa buhay. Yeah. Yung tanong kasi yes. Si Angeli naman. Nag-start po ako ng, as a cosplayer and a year after, nag-switch ako modeling sa modeling runways. And after 2 years nun, thankful ako na na-discover ako ng Okay. So yung last question ko, parang related lang dun sa tanong ni ano ni Jojo kanina. Saka I just want to correct siguro si Jella kanina nung kasi mamaya man misinterpret ng mga fans nila isang tanong kasi ni Jojo yeah. sex symbol saka sexy star. Tapos binanggit mo si Liza baka sabihin ano nila. Po, sir? Yeah. Sorry, ang talaga superhin ako sa names. Wala akong maisip and wala talaga akong alam sa mga sexy star na names talaga before until now actually. Ano lang siguro mga mukha pero name superhin ako po talaga sa name sobra kaya sorry guys pagpasalita ako. So at least ginarek mo ngayon kasi baka ma-misinterpret yeah. nila. Yeah. Yung follow-up so, question ko na lang sa'yo before I end. Yung ano na lang po. Parang talagang mas gusto mo yung ano nung medyo mas older sa'yo, yung makakapareha mo kaysa yung parang ka-age mo kasi parang si Angeli kanina sinabi niya James Reed, 'di ba? Si Sian or si ano yung kay AJ, ikaw talagang si ano medyo mas older yung gusto mo or kung may chance ba sino yung ka-age mo na gusto mo makasama? Gaya po ng sinabi ko, superhin na po ako sa names and naaalala ko lang talaga yung mga names kung ang laki ng impact nila sa akin, yung ganun. Or kaya nakakausap ko, ganun. Sila lang talaga yung mga kilala ko, ganun. So yung mga ka-age ko kasi na mga artista, may mga kilala din naman ako kasi lang mas mahilig po talaga ako sa mas older sa akin eh. Alam mo yung ganun. Kahit sa partner or siyempre kahit kung sino yung makatrabaho, ayun po, mas older po talaga sa akin. Sana mapansin ng Viva yan, no? Magkaroon ka ng movie with yung December Love Affair. para naman matupad yung pangarap mo. Congratulations to the three of you, BMX Crush. Congrats, thank you. Thank you very much, Alan Sanco, and I'm Stars for the Bit.